13, tira 1, sunod ang 2. Tira 3. Tira 4. Tira 5. Hindi kita, cover! Pwedeng ispat! Malamang yan, dito niyan. Tumuna niyan, dito eh. Walang pasok, pari. Good shot! Pero wala lang. Ayan na. Garding tayo. Garding. Tira size, 24 na si Bicol. Garding yan. Oo, gandaan pare. Kator si pumasok, tira sa ispa rin. Tira 7. Cuarenta y cuatro, las two balls. Last ball. Game ball. Cinco, tira uno pa rin. Yes, meron ka ng 15. Tira uno pa rin. Tira dos. Pasok ang 3, sunod ang 4. 35, tira 4, sunod ang 6. Awi na si Bicol. Don't do it.
45, tira 7. Cinquenta y dos, Gimbol sa nueve. Ojos. Good shot! Anong good shot? Bad shot siya, nakasagalaw ng nuwebe. Ano ba shot? Kitang-kita ng nuwebe. Ayos! Tay, pinaghandaan ko kayo ng mait na sabaw. Tiyan ako sa kusina. Siling, alam mo ba kung saan nagpunta si Cardeng? Eh, nagpunta ko kay Mang Tasha, may pag-uusapan yata sila. Alam ko na kung ano pag-uusapan nila. Bilyar, hindi ka dapat iniiwan ng asawa mo sa ganyang kalagayan. Kagampang ka. Maring anumang oras, mapanganak ka. Nariyan na ho yan, Itay. Tiyan ako at lalamig ng sabaw. Tigang! Ha? Pumunta ka sa bayan, hanapin mo si Cardeng. Mga anak na ho ba si Siling? Hindi! Basta hanapin mo! Tayo na ho. Opo, opo. Kamerto! Kamerto! Andito si Ka... Ah! 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 Maupo na kayo, Tay. Habang mainit, Tay. Magapo, Tay. Siling, may dala ako para sa inyo. Ang dami naman ito. Saan ka na naman galing? Sa bilyaran, ano? Oo, Itay. Inilabang ka na naman ni Tasha at ni Martin. Kasi ho, eh... Tama na! Huwag ka ng mga tuwiran! Yan nga, Itay. Binigyan nga ako ng pambili ng mga gamit para sa bahay. Binibigyan ka dahil sa pinakikilabahan ka nila. Ilan libong beses ko man sasabihin sa'yo na wala kang mapapala sa laro niyan. Gusto mo bang mangyari sa ito? Itay, kumain na muna tayo. Karding, maupo ka na. Karding, bababa ka pa ba? Hindi na. Eh ano pa ang ginagawa mo dyan? Nagpapahangin lang. Siguro napag-isip-isip mo rin na may katwiran ng tatay. Kabutihan mo nasa isipan niya kung kaya't nagagalit siya kay Mang Tasha at kay Chumartin. Naisip mo rin ba na walang nakakatulong sa atin? Kundi yung dalawang taong yun. Nakakatulong nga sila. Pero ang layo nila, may kahalong pag-iimbot. At ang sarili nilang unang nasa ulo nila. Sabul sa aking pagkabata. Mula nang nagsigrasya si Tay, sila ang tumulong sa amin. Pag-iimbot ba yun? Oo, dahil maliit ka pa, pinahikinabangan ka na nila. At magpahanggang ngayon, nahikinabang pa rin sila. Kahit na anong layunin nila, hindi mo mayalis sa akin na tumanaw sa kanila ng malaking utang na loob. Lalong-lalo na sa kalagayan mong yan, kakailanganin natin ang kanilang tulong. Karding, nahikiusap ako sa'yo.
paminsan-minsan, isipin mo naman ang sinabi ng tatay. At hindi habang panahon, mabubuhay tayo sa paglalaro mo ng bilyar. Bilis na mo, baka hindi tayo makahabol sa pustahan. 21-7 Pasok ang Noybe, meron ka ng Jace. Yes, meron ka ng 19, tira 11. Smater, oho siya na. Pare, o, di ba palagay? Pare, hindi ko rin alam eh. Good shot, 19. 24, 43, + 15, 58. Last ball. Hindi mapalagay. Game ball! Woo! Okay! It's your turn, Mr. Ramos. Good shot. Okay, ball 6. Good shot. Okay, Bert. Tapo mo. Halika. Ball 9. Last 3 balls. Good. Ball 10. Last ball. Game ball. Padre, hindi pa nagbabago ang tumbok mo. Nasa nagdadalay ang kumpadre. Another game, gentlemen. Salamat, Don Ramon. Next time, kulang pa ako sa practice. Eh. Pa, gusto yata kayong makausap ni Mr. Moreno. Moreno, bakit? Meron ho akong nakitang magaling ng manunumbo. Saan? Dito ho lang sa labas ng Maynila, sa bayan ng Malunday. At ang may-ari ng bilyara ay nagngangalang Martin. Malunggay. Martin. Etong sinasabi mong manunumbok, kaano-ano niya si Martin? Asawa ro ng pamangkin ni Martin. Dalin mo dito si Martin. Gamitin mo ang pangalan ko. Sabihin mo may kailangan ako sa kanya. Hindi mo maaalis kay Siling na mag-isip-isip. Lalo na ngayon na siya ay malapit na manganak. Pinag-aral ka ba ng tatay mo? Hindi o. Sa bilyarang ka lumaki. Sa mesa ka natutulog. Ang katabi mo ay
bola at tako. Ngayon maghahanap ka ng permanenteng trabaho. Alam mo ba, Cardeng, kung anong kinabubuhay niyo nung araw? Ano? Ihulog ko laro ko bukas? Kailangan. Malaking pustahan bukas. Wala akong pakialam kung malaki ang pusta nyo. Kailanman na hindi ako naghulog ng laro. Salbahe yung matandang yun. Ihulog ko raw ang laro. Nabanggit ba sa inyo? Talagang ganyan nito. Kasama sa larong bilyar yan. Paminsan-minsan. Kailangan magpatalo ka. Kung hindi, wala nang lalaban sa iyo. Paano ka kikita? Last ball, tira 12. Game ball. Basta bukas. Tanda, maaga tayo, ha? Ha? Papa. Sino kayo? No! Lagi kang lamang sa parte. Bakit? Bakit? Bakit nga? Eh, namumuhunan ako eh. Ikaw naman, walang kapital kundi palad eh. Anong palad? Kung Martin, tatatasyo. May mga taong umarang sa amin ng tatay. Andun siya, ginugulpe, tulungan natin. Rika! Sayang. Sayang ang tatay mo, Cardeng. Kung natuto lang siya, hindi siya magiging baldado ngayon. Alam mo ba nung kapanahonan niya, mas magaling siya kaysa sa'yo? Kasi puro danga lang iniisip. Puro parehas ang laban. Masama ba yung mang Tasyo? Hindi nga masama. Pero mayroon akong sasabihin sa'yo. Ang magaling magbilyar ay nananalo kapag ka tinalo ang kalaban. At nananalo pa rin kahit talunin ang kalaban. Anong ibig niyo sabihin? Naintindihan mo yan, Karding. Laki ka sa bilyaran.
Erding! Bakit, Pete? Asawa mo, dinala sa ospital. Kamusta ho si Siling? Si Siling, naglilabor room! Halika! Anong labor room? Madali ka! Tayo na! Teka, hindi ko pa yung maintindihan ho. Teka, sandali lang ho, Alintikang. Alintikang! Halikayo, doktora! Doktora, ito si Carding, asawa ni Siling. Halikayo! Doktora! Doktora, ito ho si Carding, asawa ni Siling. Ito ho siya! Doktora. Carding, mahihirapan ang asawa mo sa normal delivery. Sinabi ko na sa'yo, mahihirapan si Siling. Ikaw naman, Carding eh. Kailangan masesaryan siya. Sandali lang mo, Alintikang. Hindi ko maintindihan siya ang sabi ng doktor eh. Kailangan biyakin ko siya. Oo, sige pa. Oo, papayag ka ba? Oo, Carding. Oo. Teka, eh kung yun ang kinakailangan ho. Magandang gabi sa inyo, Magtasyo. Siyong. Ba't ka napasugod? Eh, si Siling ho, dinala sa ospital. O, bakit? Manganganak ba? Eh, kaya lang ho, nagkaroon ho ng problema. Problema? Anong problema? Eh, kailangan daw hong masisaryan si Siling. Aba, problema ba yun? Di pasisaryan mo? Dumali ka na naman. Alam mo ba ang ibig sabihin ng sesaryan? Pera. Malaking halaga ang sesaryan. Paano ko malalaman? Eh, hindi pa ako na sesaryan. Oo, tumigil ka nga, tumigil ka. Huwag ka masyadong mag-aburido, Carding. Maaari naman natin kausapin ng ospital. Bigyan natin ng paunti-unti. Kung makaluwag tayo, tsaka natin bayaran. Teka, teka, teka. Natin? Oo, natin. Tayo. Bakit pati ako magbabayad? O, hindi ba pamangkin mo si Siling? Di makiramay ka. Nakausap ko na ho si Doktora. Eh, ang sabi ho sa akin eh, maganda daw ako ng mga himigit kumulang ng 5,000. Nakita mo na. 5,000. Kung yan ay 200 o 100, kaya ko yan. Alam mo, Pasyo, ang dapat umako sa lahat ng gastos niyan ay ikaw. Sapakat malaki ang pakinabang mo sa mga laban ni Carding. Manong tumigil ka nga. Bakit ba ganito itong tiyuhin mo, Carding? Makunat pa sa inuyat. Huwag kang mag-alala, Carding. Gagawa natin ang paraan niya. Maupo ka muna at magkape. Maganda ang report ng Montoya natin ngayon. Si Romy pa ba ang in-charge doon? Opo, Papa. Mapapakinabangan na bata yan si Romy. May administrative ability. Oo nga pala, Papa. Doon sa Masyaw, ilinagay ko na si Lopez. Inalis ko na si Danny. Lagi yung palpakang ginagawa eh. Bahala ka na ron. Ikaw nang bahala doon. Problema mo na yun. Oo. Iya. Sir. Yung sumasyaw, lagay mo na si Lopez. Yes, alisin sir. Mo si Danny. Ha? Mm-hmm. Oo. Yun nga pala si Masyong, lagay mo sa wedding. Sir. Yung sa Olongo po, si alisin Moreno, mo na si Nick. Patuloyin ha? Ko. Mm-hmm. Lagay mo si Rivera. Patuloyin mo. Tuloy na ho kayo. Oy, Martin! Matagal na tayong hindi nagkita. Oh, malakas ka pa rin. Matanda na, Mr. Ramos. Maraming na nararamdaman. Ay, bakit naman, Mr. Ramos, patawag mo sa akin? Ramon na lang, para namang hindi tayo nagsama noon. Bert, si Martin. Martin, anak ko, si Bert. Kumusta kayo? Upo ka, upo ka. Moreno. May sinasabi sa akin si Moreno na may pamangking kang magaling sa bilyar. Hindi lang magaling. Talagang napakagaling. Mapapahiram mo ba siya sa akin? Bakit na hindi? Kaya lang eh. Ikaw talaga, hindi ka pa rin nagbabago. Akong bahala sa'yo. Basta't dalhin mo siya dito sa lalong madaling panahon para malaman niya mga patakaran ko. Maasahan niyo. Siya nga pala, maalala ko. Nasaan yung taong ayaw maghulog ng laro? Tagaroon sa lugar na yun ah. Buhay pa ba? Ah, si Merto. Buhay pa. Kaya lang baldado. At saka si Carding, anak ng Merto. Anak ni Merto? Eh baka hindi natin makuha ang taong yan. Bakit hindi? Pamag-alala. Walang makakaalam sa nangyari noon. At ang isa pa, ang asawa ni Carding ay pamangking ko. Hawak ko siya. Bukod doon, gipit na gipit si Carding sa kwarta. Akong bahala. Pwede. Kausapin mo. Thank you.
Magandang araw sa inyo, Doktora. Oh, kamusta ka? Magandang umaga naman. Este Carding, binabati kita. Isang malusog na lalaki ang anak mo. Salamat, ho. O siya, ha? Maiwan ko muna kayo. Salamat, ho. Ayan, may dala akong pagkain para sa'yo. Sino nagluto niyan? Sino pa? Di ako. Kaya abang nito. Si Aling Tikang nagluto niyan, eh. Anong si Aling Tikang? Pero, Siling, pag wala ka sa bayan, natututo ako magluto. Talaga? Sige nga, ipagluto mo ako sa bahay minsan. Yun nakikita ko, ha? Yun lang ba? Madali yun. Oh, kumain ka muna. Carding, paano nga pala itong ospital? nakausap po na si Doktora. Magbibigay lang daw tayo ng kalahati. Tsaka na daw yung balanse. Pero malaking halaga ang kailangan natin. Huwag mo nang isipin yun at mayroon na nakalaan para doon. Paanong ginawa mo? Saan ka kumuha? Basta't akong bahala. Magpagaling ka na makauwi ka agad tayo. Oh, kumain ka na. Chong. Kumusta, iha? Mabuti ho, Chong. Carding, mag-usap nga tayo sandali. Oh, ito ang kwarta. Sa palagay ko'y wala ka ng problema. 5,000 yan. Ang laki naman, no? Yan ho bang galing sa inyo ni Mantasio? Basta tanggapin mo. At saka na tayo mag-usap. Ala, sige. Aalis na ako, ha? Good shot! 31, ball 6. Good shot, ball 7. Tamang lahat ang sinabi sa akin ng Tio Martin mo. Ngayon lamang ako nakakita ng ganyang klaseng tumbok. Magmula ngayon, ay wala kang ibang paglilingkuran kundi ako lamang. Wala kang gagawin kundi tumumbok at manalo. May porsyento ka sa lahat ng pusta ko. Bukod dyan ay magkakaroon ka ng lingguhan sa akin. Libre bahay, libre lahat. Wala kang gagawin kundi ang magsanay araw-araw. At kung maaari, ay dagdagan mo ang nalalaman mo. Pasisikatin kita. Pangalan mo ang babanggitin kapag bilyar ang pinag-uusapan. At kapag wala nang mag-aakala na ikaw ay maaaring talunin. May pag-uusapan tayo. Tuloy ho tayo. Ah, Mrs., kumpletong-kumpleto ang bahay na ito. Wala na kayo intindihin. Ano doon po sita sa mga kwarto? Carding, akala ko walang tayong pag-asa makaahon sa hirap. Ba't mo naman nasabi yun? Hindi ba ikaw na rin na may sabi na wala kang natapos? At ako naman, ang akala ko pag wala kang natapos sa pag-aaral, wala ka ng pag-asa matira sa gaytong bahay. Kayo, Aling Tikang. Carding, naku si Ling, mabuti dumating kayo. Ah, naku, mabuti man, naku, kasama pala ito. Ah, naku, kapogi naman ni Re. Kamukha ni si Ling. Kamerto, tignan nyo, apo nyo. Kasama si Carding at si Ling. Ah, naku, Kamerto, kapogi ng apo nyo. Ah, tignan nyo, naku, kamukhang kamukha nyo.
magagandang bata nito. Naku, baka pagod na ito. Ipapasok ko muna at makapagpahingat na may handa ng pagkain. Itay, pasalubong ko namin sa inyo. Salamat, Siling. Pakilagay mo na lamang sa ibabaw ng lamesa. Aha. Kamusta kayo, Itay? Mabuti naman. Usapan namin noon ni Siling, Itay. Kung maaari ho sana, pagbalik namin sa Maynila, kasama na ho kayo. Oo nga ho, Itay. Dahil nag-aalala kami, da baka ano mangyari sa inyo pa nag-iisa kayo rito. Hindi naman ako nag-iisa. Pinupuntahan ako rito ni Tikang araw-araw. Oo, pero mabuti na ho yung may kasama kayo sa lahat ng oras. Hindi naman bale, dito na lamang ako. Hindi ko na kailangan yung karangyaan at mataas na pamumuhay. Baka madali lamang ako. Itay, sandali lang ho. Titignan ko muna yung anak ko sa loob. Baka akala mo kung muna nandito lamang ako eh. Hindi ko alam kung ano hanap buhay mo. Tay, kailan man hindi ako naglilihim sa inyo. Hindi ho kami nabubuhay sa karangyayan sa Maynila. Nakakaluwag ho kami ng konti, pero hindi maaaring sabihin na mataas ang aking pamumuhay. Ito ang tandaan mo, Cardeng. Kapag hindi mo tinigilan ang bilyar, tuluyang mawawalan ka ng dangal at kahiyan. O di kaya magiging baldado kang katulad ko. Hindi totoo, Merton, sinasabi mo eh. Nasa diskarte ng tao yan eh. Ngayon, kung talagang manipis ka, mangyayari yan sinasabi mo. Pero kung utak ang gagamitin, malayong malayo sa disgrasya. Tama yun, Merto. Kung marunong ka magdala ng laro, hindi ka maano. At saka, hindi ko naman pababayan si Carding ah. Para ko rin siyang anak. Ang hirap si Merto. Lagi kang kumukontra. Alalahanin mo na si Carding eh, ngayon lang nakaluluwag-luwag sa buhay. Hinahadlangan mo pa. O ikaw naman eh, nagkaroon din ng magandang pagkakataon sa buhay. Kaya lang, inaksaya mo. Bahala ka. Ayaw ko lang pagdating ng araw ay masabi mong hindi kita pinalalahanan. Ate Ling, kumusta nga po ko? Chong, mano po? Sige, ya. Ganda na nga po ko. Talaga naman. Kuhang-kuhang ilong ng lolo. Alam mo, Carding, buhat nang umalis ka rito sa atin, nawala na ako ng dilensya. Kasi puro mga pipitsugi ng mga manunubok dito eh. Kung may dumarayo man, eh walang makalaban. Ang nangyayari tuloy, sila-sila naglalaro, nauuwi sa Hawaii. Sana kung maaari, isama mo ko sa malalaking laban mo sa Maynila, na ako na may makapamusta at kumita ng konti. Natulungan mo na ako na ipakita mo pa na hindi ka nakalilimot sa mga pinakisama ko sa iyo noong araw. Tira uno. Uno. Tira dos. Dos. Tira tres. Tira ocho.
Meron kang 28. Tira 9, meron kang 36. De, meron yan. Tira 10, meron kang 45. Tira 11, last ball. Ding, clean up ka. Onse, tira 12. Tulong! 23. Clean up! Shot! Oy! Oy, Karding! Binabati ko kayo, Mr. Ramos. Maraming salamat, Karding. Sino naman tong magandang dalagang kasama mo? Ang misis ko, Siling. Happy birthday, ho. Salamat, iha. Aalagaan mong mabuti itong asawa mo, Siling, ha? Malaki-laki ang puhunan ko dyan. Mm-hmm. Karding, hindi ka bisita dito, ha? Alam mo kung nasaan ang mga inumin? Halika. Hello, Bert. Good evening. Good evening. Natraso yata kayo. Natraso nga kami. Ito si Mr. Lee, partner ko. Si Johnny. Johnny. Ang papa. Andyan, nasa loob. Tayo na kayo. Papa! Mr. Silva. Mr. Silva. Señor Ramos, happy birthday. Maraming salamat, Mr. Silva. Mabuti na lahat pinagbigyan mo ang aking paanyaya. Akala ko'y nagtatampo ka sa akin dahil sa... Lagi kitang tinatalo sa pustahan. At bakit naman? Pera lamang pinaglalabanan natin, ha? Senyor Ramos, si Mr. Lim. Oh, glad to meet you. Ang makakapareha po bukas sa pustahan. Mm. Ito naman si Johnny. Johnny! Karding, halika sandali. Ito naman si Karding. Hello, Karding. Si Silva, Mr. Lim. Marami na akong nadidinig tungkol sa bata mo. Senyor Ramos, sabik na sabik ko nang malaman kung gaano siya talaga kagaling. Karding, nasa kondisyon ko ba? Laging nasa kondisyon si Karding, Mr. Lim. Senyor Ramos, gustong malaman ni Mr. Lim kung magkano ipaparada mo bukas. Alam mo naman, Mr. Lim, na mahina lamang ako pumusta. Hanggang 20 mil lamang ako. Pero meron akong mga kaibigan na sky's the limit kung pumusta. Baka kayong tumanggi. Senyor Ramos, hindi ako marunong umurong sa laban. Malaki ang tiwala nyo sa bata nyo, ha? Handa ka na ba, Johnny? Anytime, Sir Silva. Senyor Ramos, may lamesa din lang dito. Bakit pa natin pagpapabukas? Ngayon na. Masyado naman kayong mainit, Mr. Silva. Eh, paano naman yung ibang taong gustong manood ng laban at pumusta? Magsaya na lamang tayo ngayong gabi, ha? Halika't kumain na tayo. Karding, tawagan mo nyo sini. Halika na kayo lahat. Kumain na tayo. Let's eat. Come on, everybody. Help yourself. Help yourself. Silva. Salim. 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 Sinurin mo na sa siling sa mga babae na makakain, ha? Bert. Bert.
Ikaw na muna ang bahala kay Cardeng, ha? Oo. Oh. Tayo, Cardeng. Silva, may inginim na ba kayo yan? Ayaw mo, Cardeng. Ngayon ko lang nakita yan. Sa palagay ko, eh. Bert! Masong! Cardeng, si Masong. Isa sa matagal ng tauhan ng papa ko. Ngayon, siya ang katiwala sa mga bulitas na may numero. Alam mo na yun. Waiting. Siya nga pala, Cardeng. Pagbutihin mo ang laban mo bukas, ha? Didin ako sa'yo. Masong, mag-inuman muna kayo, ha? Mag-uusap pa kami ni Cardeng. Tayo na. Magandang gabi sa'yo, Siling. Magandang gabi ho naman. Cardeng, sa labas na sana kita hintayin eh. Nakilala ko ng katulong mo, pilit akong pinapasok. Pinagkapit pa nga ako eh. Kumain na ba kayo, Montasio? Oo. Upo ho kayo. Cardeng. Ano ito? Para sa'yo. Ang dami naman, oh. Hindi lang yan. Hindi ba yun ang usapan natin? Maalala ko. Kalat na kalat ang balita. Mabigat daw ang magiging laban mo bukas. Nanalo ba tayo? Mahirap sabihin, Montasio. Alam niyo naman ang bilyar. Bilog ang bola. Apat ang banda. At anim ang butas. Anong sabi ni Mr. Ramos? May tiwala ho sa akin si Mr. Ramos. Bakit ho ba, Montasio? Ikaw ba, Cardeng, eh? Kontento na sa buhay mo ngayon. Tama na ba sa'yo yung binibigay ni Mr. Ramos? Oo. Kung gayon eh, hindi na kita kailangan paalalahanan pa. Dahil siyang magaling na manunumbok, ay may kanikanyang panahon. Paano kung malaos ka? Akala mo ba, hindi ka bibitawan ng iyong amo? Meron yata kayong gusto sabihin, Montasio. Ang gusto kong sabihin, ay panahon na para pag-isipan mo naman ang iyong pamilya. Ang binibigay sa'yo ni Mr. Ramos, ay kalingkingan lang ng mga kinikita niya sa mga laban mo. Ikaw ang higit na may talino. Kaya't higit na ikaw ang dapat makinabang sa talinong yan. Ano sa palagay niyo ang dapat kong gawin? Ikaw na rin ang nagsasabi, bilog ang bola. Apat ang banda, anim ang butas ng mesa. May magagawa ba sila kung matalo ka bukas? Ang ibig niyo bang sabihin, Mang Tasio, ihuhulog ko ang laro. Natatandaan ba sinabi ko sa'yo noon na ang mahusay sa bilyar ay nananalo kapag tinalo niya ang kalaban? At nananalo pa rin kahit talunin siya ng kalaban. Ikaw nang bahalang magpasyat, hindi ka magsisisi. Narito. Hintayin niyo lang ako rito, ha. Alam mo, Cardeng, maraming perang magpapalit kamay. Narinig ko nga, Bert. Gusto mo bang makasiguro ng panalo? Paano ko naman masisiguro ang panalo? Dediretsoy na kita. Alam ko malayamado ka at magkakaroon ng logruan sa pusta. Kung sakaling matatalo ka, mas malaking kakabigin ang kalaban, hindi ba? Naintindihan ba ibig ko sabihin? Gusto mong ihulog ko ang laro, yung ba, Bert? Madali ka pala makaintindi.
Ito bang pinag-uusapan natin, Bert? Alam ng iyong papa. Aba, hindi. Teka muna. Pakinggan mo muna ako. Ang papa'y mahinang pumusta. Ang talaga ihuhulog natin, yung kanyang mga kaibigan at kumpare. Hati tayo sa lahat ng mapapanalunan. Hindi ko kayang sikmura yung pinagagawa mo, Bert. Bakit yan ba'y magagawa mo sa papa mo? Carding, sinusubukan lang kita. Alam mo namang hindi ko magagawa sa papa yun eh. Tinitingnan ko lang kung hanggang saan ang katapatan mo sa papa. Doon na ako sa labas. Baka inihintay na ako. Ano, girl? Ayaw. Hindi pwede. Hello? Boss? Boss? Hello? Boss, si Sargento Veracruz ho ito. Aha. Boss, ayaw talaga eh. Pinakiusapan na ho ni Bert, pero ayaw hong ihulog ang laro. Oh. Sabi mo kay Mr. Lim, 300,000 ako laban sa bata niya. Oh, boss. Jimmy, sabihin mo kay Mr. Lim na pumupustas Mr. Benaventura ang 300,000. Ha? Sige, sir. Siya nga pala, sir. Si Fred ho, tawagan niyo nga pala. Siya nga pala. Oh, salamat to, Sargento. Oh, hoy! Yamado si Carding! Baka meron pang gustong pumusta kay Johnny. Good evening, ladies and gentlemen. And welcome to the Maricopa Club. Tonight, we have Mr. Carding Brinas and Mr. Johnny Santos in their own best of five games. Oh yes, Señor Ramos. Napakahaba naman yata niyan. Aabutin tayo ng magdamag dito. Bakit di natin iksyan? Di gawin nating 2 out of 3. Mahaba pa rin. Bakit hindi natin gawing 1-game match na lang? Para malaan kung sino magaling. Sige. Kayong bahala. Señor Ramos, tungkol naman sa paglalabanan natin, hanggang magkano kayo? Hanggang 300,000 kami. Lamang? Akala ko 1,000,000. Malayo pa ang pinanggalingan ng bata namin. Bueno, pagbibigyan ko kayo, hustuhin niyong kalahating milyon. Masyado niyong sinisiguro ang laban, Mr. Lim. 200,000 ako pa ba? Sige, call ang kalahating milyon. Good ball. 6. 1. Rito tayo. Ako sa dobol.
Last two balls. Johnny Santos. Good shot. Tumago. Johnny Santos, 45. Carding Brinias, clean up. Good job. Good shot. Good shot. May 33 ka na, Karding, ha? Okay. Tira 13. Pare, makatira ka pa kaya? Good shot. 46. Karding, set ball ka sa 14, ha? Up, scratch. Ikaw naman, Johnny. Ako naman, ha? Oh, Johnny, clean up ka rin, ha? Itirahin po ba ito, boss? Game ball! Panalo si Johnny. Better luck next time. Ganyan ang talagang laro. May nananalo, may natatalo. 500,000 pesos. May tiwala naman ako sa cheque mo. Bueno, gracias. Vamos. Karding, huwag kang maglala. Ibigyan ka pa namin ng isang pagkakataon. Hello? Hindot! Sarhento, masama ang suspecha ko dyan, ha? Hindi kaya nakahulugan yan? Ha? Oh, malas. Talo si Karding.
Karding! Mr. Ramos. Alam mo ba kung gaano kasakit para sa akin ang ginawa mo? Sorry, hindi ako nagkaroon ng magandang preparasyon, Mr. Ramos. Alam mo, Karding, kung naubos ni Johnny ang bola at hindi ka na nakatira, hindi ka na sana nahalata. Mr. Ramos, nakakaintindi kayo ng bilyar. Alam niyo namang hindi pareho ang tira ng tao sa araw-araw. Nagkataon pang magaling ang nakalaban ko. Alay na magaling, putang ina mo! Ang nakalaban mo o ang pagkahulog mo sa kalating milyong pusta? Magkano na ang putat sa'yo? Hindi ko inulogan na, Robert. Hindi mo inulog, ha? Mr. Buenaventura, good evening. Mr. Silva. Mr. Lim. Hello there. Mr. Buenaventura, huwag mong isipin nag-aapura kami. Ang inaalala namin ay baka ipadalam pa sa amin ang pera. Kaya, kami na lang pa rito. I know, I know. I know you. Give me 2 minutes. Ah, Salim. Mr. Silva, drinks. Sige, yan na! Bakit niyo ako ginaganito? Mr. Ramos, ang matandang yan ay tagaroon sa kanila. Yan ang kasabot niya. Kakampi ni Mr. Silva. Wala ho kung nalalaman sinasabi niyo. Pati nga ho ako natalo sa pustahan eh. Ulol! Matandang ako! Ano na talo? Pabayahin niyo siya. Talagang wala siya nalalaman. Kung ayaw mong aminin, ibali na. Pa! 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 Puta! Mr. Silva, bilangin niyo. Hindi na kailangan. We do trust you. Wala tayong ginyanan. I hope you don't feel bad. Of course not. Never. No reason. Marami pang araw, Senyor Buenaventura. Pag nakakita ka ng maaaring ilaban sa bata namin, lagi kami nakahanda. Basta ikaw. Yung magaling. Baka matagal ka sa paghahanap, Mr. Buenaventura. Pero maghihintay pa rin ako. Salamat naman at maghihintay ka. Bueno, cheers! Hintay mo, sandali ba? Karding, ikaw na ba yan? Siling! Thank you.
kinamay ako sa'yo. Salamat. Okay. Mm. Nakikiramay ako sa'yo. Thank you. Hindi sapat sa akin mabulok sa bilong ganang halip yan. Mag-isip ko siya. Gagawin ko ang lahat. Ang pinakamasakit na maaaring mangyari sa isang tao. Kung gusto mo, Bert, pag nasintensya siya, unang araw pa lang niya sa munti, yayariin na siya. Huwag masong. Kailangan ko siya ng buhay. Para maramdaman niya ang sakit ng aking pag-ikanti. Walang asuntong hindi nagagapang. Kaya lang, sindikato na kalaban mo eh. Kaya nilang baligtarin ng mga ebidensya laban sa'yo para lalo ka madiin. Siya nga pala, may abogado ka na ba? Wala pa rin. Di bali, pwede mong gamitin yung abogado ko. Akarding, ito isang paalala lang ha. Hindi ka dapat mabiyahe sa munti. Dahil pag nagkaganon, lalo ka mahihirapan. Brinyas, magalaw ka. Kumusta ka, Karting? Ang bata. Iniwan ko kay Aling Tikang. May dala nga pala akong pagkain para sa'yo. Ang tatay? Palagi siyang malungkot, Karting. Hindi nagkikibo. Pag nagsalita at napag-usapan ang nangyari sa'yo, nagagalit. At wala siyang ibang sinisisi kung hindi ikaw. Kung sinunod mo raw sana ang payo niya. Ah, siya nga pala, Karting. Huwag mo sana kami masyadong iintindihin ni Boy. Tinanggap kong alok sa akin ng Chumarte na bumalik sa bilyaran. Yung bang dati kong trabaho nung dalaga pa ako. Paano yung bata? Iniiwan ko siya kay Aling Tikang pag may trabaho ako. Sana huwag ka na muna mamasukan sa bilyaran. Meron pa naman tayong konting perang natabi. Wala na tayong pera, Karding. Halos lahat ang pinatago mo sa akin. Naubos na sa gastos. Pero bakit iintindihin mo kung namamasukan ako? Dati ko naman trabaho yun. At saka tungkulin ko naman ang tumulong. Kung tinuturing mo pa akong bahagi ng buhay mo. Sige na, Siling, umuwi ko na. Makagabihin ka sa daan. Bilis, bilis! Agali! Bilis! Bagal nyo! Okay, bilis, bilis! Dalihan nyo! Manolo, huling subo mo niyan! Huwag ka makialam!
Sino nagbigay sa'yo ng paintulot ang galawin to? Sino? Sorry, boss. Hindi ko alam na... Umalis ka, saan ako! Umalis ka! Putang ina mo! Papa, bibigyan ko ng katarungan ang iyong kamatayan. Dodoblin ko ang parusong pinalalasap niya sa akin ngayon. Bibigyan ko siya ng isang aral na hindi niya malilimutan kahit na siya nasa impyerno. Sa atin, umalis ka sa bahay. At kung maaari, doon ka na sa tsukarding mo manirahan. Oo, Karting. Ikaw rin. Mag-iingat ka rin sana. Tabi mo! Bakit? Saan'yo ako dadali? Bitiwan niyo ako! Pagpapalala niyo ako! Ano ba? Bitiwan niyo sabi ako eh! Iwan niyo ako! Bumaba ka na! Bumaba ka na, sabi! Ano bang gagawin niyo sa akin? Pagkawalan niyo ako! Pwede namang alam mong kailangan kita. Hindi pa ba naman sapat ang ginawa niyo sa asawa ko? Pati ba naman ako eh? Teka, sandali lang! Mali ang iniisip mo. Wala kaming ginawang masama sa asawa mo. Siya may atraso sa amin.
Kaya kailangan ka lang magbayad sa amin. Wait! Mawawag ka! Tiwan mo ka! Mawawag ka! Wait! Tumigil ka! Tumigil! Tiwan mo ako! Kung ako sa'yo, hindi na ako maglalaban. Masasaktan ka lang eh. Bitiwan mo ka! Bitiwan mo ka! Oh, Karding. Malalim na naman niya iniisip mo. Hindi mo pa ako binabati sa paglaya ko. Kailan ba release mo? Bukas na, kaya ngayon lang tayo pwede magkausap ng solo. Ano naman ang plano mo pag nasa labas ka na? Wala pa nga eh. Malamang sa dating gawi. Wala naman akong ibang alam na pagkakakwartahan eh. Pero Ding, maski hindi ka magsalita, alam kong mangangailangan ka ng tulong pag inumpisa na artista mo. Huwag ka mag-alala, makikibalita ko tungkol sa'yo. Salamat, Manolo. Ako nga dapat magpasalamat eh. Utang ko sa'yo ang buhay ko. At hindi ko makakalimutan yan. Anong tinatayo mo dyan? Tulungan mo ako! Mang Martin! Bagay na bagay sa inyo mag-alaga ng apo! Kunin mo bata! Stop. Wala akong kamalay-malay dyan. Baka masaktan pa yung bata. Bert, ano yun ito? Ang anak ko! Martin, asikasuhin mo mabuti ang pamangkin mo. Baka maubos ang pasensya ko. Alam kong dinaramdam mo sa mga sandaling ito. Hindi kita masisisi. Matanda na ako. Marami na ako nasaksihan sa buhay nito. Kaya pakinggan mo ko. Ang lahat ng nangyayari sa buhay ng tao ay may dahilan, may patutunguhan. At yan ay hindi na natin maiwasan kahit anong gawin natin. Ang mangyayari, mangyayari. Yan ang buhay. John, bakit ganito nangyari sa buhay namin ni Karding? Nabilanggo siya ng walang kasalanan. At ako na may... Gusto ko nang... Tumigil ka! Yan pagluha mo! Yan pag-iyak mo! Matutunong ka ba kung bigyan ng giha? Anong ibig niyo sabihin? Gusto ni Bert na magsama kayo bilang mag-asawa. Chong! Hindi lingit sa iyong kalaman na si Bert ay mayaman. Ang lahat ng luho'y mabibigay sa iyo, pati ang anak mo'y makikinabang sa kanyang paglaki, mabibigyan ng wastong pag-aral. Ang ibig niyo sabihin, magkisama sa taong nagpabilanggo sa asawa ko, yung ba gusto niyong gawin ko? Wala tayong magagawa. Kung ang iniisip mo ay magpakamartir, o hinihintay mo ang paglaya ni Karding, yan ay kumakalaya, ay isang malaking kahibangan. Alis na ako. Isipin mong mabuti ang lahat ng aking payo at huwag kang gagawa ng anumang bagay na pagsisisihan mo. Thank you.
Oh, si Romy. Tuwan-tuwa ka, Berta. Oh, ba't ngayon lang kayo? Hindi kasi ako nakalis kagad sa monte yan eh. Maraming puntos. Alam mo, Bert, para kang pusa na nakakain ng ibon ah. Bert, hindi ko maintindihan eh. Yung inahin, tinupog mo na, hindi ba? O bakit pati yung inakay, dinagit mo pa? Ang inakay, ang insurance natin. Kapag hawak na natin ang bata, wala nang kawalang ina. Mukhang may love ka na, Bert, ha? Sa bagay eh, maganda si Mrs. Puro kalokohan ka. May tatanong ako sa inyo. Ano ang pinakamasakit na maaaring mangyari sa isang lalaki? Siyempre, patayin mo yung mga pinakamamahal niya sa buhay. Katulad ng pagpatay natin sa ama ni Carding. Mali. Ang pinakamasakit na maaaring mangyari sa isang lalaki ay ang lokohin. Di ba na-dengue man na si Carding? Di pa kawalan mo na yung asawa niya? Lalo ko nga. Naalaman ba niya? Ha? Kinakailangan maalaman niya ang nangyari. Kumbaga sa sugat, kinakailangan budbura ng asin ng lalong humabdi. Paparo kung tumakas? Yan ang kinakailangan. Para batas na ang bahala sa kanya. Ang lupit mo talaga, Bert. Ang malas naman yung si Carding, oh. Talagang ganyan ang buhay, parang sugal. Ang kaibahan lang. Mandaraya ako. Hindi ako marunong magpatalo. Alam mo, Vel, pakinggan mo ako. Maghanda ka ng pera para maayos ang kaso mo. Pagkat kung hindi, mabubulok ka sa bilangguan. Alam mo naman na Torne ang hanap buhay ng asawa ko. Isa siyang agogo dancer lamang. Kaya nga hirap kami mag-produce ng pera eh. Kumare, Torne, hulugan ko na lang. Bakit hindi mo papuntahin sa Japan? Dollar pa ang kikitain niya roon. Sinubukan na nga ho namin mag-apply. Na illegal recruiter naman kami. Tumulong ka na sa Chong sa bilyaran. Nang wala naman siyang masabi. Siya nga pala si Ling. Nakatanggap na ako ng subpoena. Sa isang linggo ng aking bista. Nasisiguro kong mapapatunayan na wala akong kinalaman sa pagpatay kay Mr. Ramos. Siling, may dinarandang ba? Siling? Sinabi nang wala eh! Magandang araw, boss. Oh, kumusta ang lakad nyo? Siguro nyo bang nakita kayo? Sigurado, sigurado. Sa palagay ko, sa oras ngayon, sinisilaban ang kanyang sikmura.
Pag sabihin mo, baka gustong gibayin ni Carding ang kanyang selda sa laki na sama ng loob. At sa oras na ito, tsak na buwang yun. Saka si Selos. Nasaan siya? Nandyan! Alam mo, makakalaya pa siya. Nagkakamali ka. Mabubulok muna siya sa bilanggon bago mangyari yun. Ano bulok? Ayoko na bulok. Mabaho yun eh. Tsaka hindi ka naman amoy bulok. Bango-bango mo nga eh. Sige na ako dito. Diyan ka sa kama. Diyan ka sa anak mo. Sige! Hoy, ano ba nangyayari sa babae yun? Parang may kwan sa ulo. Napo naman rin pala. Kanina pa nga kami nagtataka sa babaeng yan eh. Umiiyak yung bata, imbis alagaan o patahanin, abay tawa pa ng tawa. May palagay akong binabaltik siya. Alam mo na, tinutuyo. Kung talaga nasisira ang ulo niya, may posibilidad makapakamatay siya. Baka pati bata may damay. Delikado. Baka tayo masabit. Mang Martin, pinababalik sa'yo ni Berto. Parang nasasiraan ng bayik. Eh, isa nga pala. O ito, pinabibigay sa'yo ni Bert. Bahala ka na raw dyan. Siling. Siling. Ancho Martin mo. Lika na. Nandito ko na sa inyo. O, Siling ha. Magpakabait ka. Bata. Susi! Kaya na susi! Susi! Bilis! Thank you.
Bert. Nandun, sa loob. Bert! Bert! Masama nangyari. Si Carding nakatakas. Paano nangyari yun? Hindi namin alam kung paano nangyari yun. Basta nasa husgado kami, kasama namin ang abogado natin. Dumating ang balita na nakatakas nga siya. Kaya kami nagpunta kagad dito para malaman mo kung ano nangyari. Sigurado ba yan? Sigurado, sigurado, Bert. Nandun nga sila sa husgado at nagkakagulo eh. Sino naiwan doon? Andun sila, Onyong. Ah, Carding. Hindi kita maaaring patagalin dito. Tsak na dito ka hahanapin ang mga alat. Ang mabuti pa, maglaylo ka muna. Kung gusto mo, ihatid ka namin sa inyo. Hindi ako maaaring umalis, Manolo. Hanggat hindi ko nakikita ang pamilya ko. Saan mo naman sila maaaring makita? Bahala na. Maraming tao ang si Bert. Tiyak isa sa kanila nakakalam. Eh kung kakailanganin mo ng tulong, nandito lang kami. Huwag na, Manolo. Malaki nang naitulong niyo sa akin. 33, 34, 35, 36, 37. Oh, andyan na ba lahat ang mga kabo? Oo, oh, andito na. Eh yung mga kubransa, ayos na ba? Oh, ayos na. Sige, bulay na. Quatro. Diecisiete. Alam mo, Luis, pagdating sa Bulahan, number one ka. Akala nila, inihuhulog ko. Eto, nakaipit. Akala ko, sa Bulahan ka lang. Ano ba yung gawa yun? Sigurado ko na yan. Sa inyo din lang aking asawa. Carding, sa bandaron, sa may looban. Sige, baba. Siguruhin mo lang. Ayoko maging regadera ang iyong katawan. Posible yan. Oo, sige. Nagkita ka ba siya, Masong?
Ano ba lumabas? 4:17. Sayang, hindi ako tumama. Sa susunod, tumbukin mo na lang. Ano sa palagay mo, pare? Para kaya yun? Ewan ko lang, pero sinusiguro ko sa'yo. Kalaban yun. Tara. Okay. Patayin. May pamilya rin ako. Maawa ka sa akin. Ang tungkol sa iyong asawa eh, dinala nila sa probinsya, sa Chumartin mo. Inaamin ko, malaki ang atraso ko sa iyong ama. Pero ang lahat ng yan ay ang may kagagawan, ang Chumartin mo. Cardeng, maawa ka na sa akin. Naawa ako sa iyong asawa. Kaya hindi ko papakita sa'yo ang iyong kamatayan. Sabihin mo sa mga kasama natin, mag-ingat, ha? Hello? Hello? Boss? Oh. Sino ito? Si Mario. Bakit? Si Masuho. Pinatay. Ha? Ano nangyari? Si Masong, pinatay. Ba't tawa ka ng tao dyan? Matarantado! Sugal pa kayo ng sugal dyan! Hindi nyo alam kung ano nangyayari! Bakit, Bert? Bert, sino ba ang suspecha mo? Huwag mong sabihin si... Sino pa kung hindi si Gardeng? Isa-isa tayo ng hayop niyan. Alam niyo ba kung saan siya pinatay? Sa bahay niya si Libes. Yan siguro si Masong. Para ituro kung saan naroon ang kanyang asawa. Kung ganon, tsak napapunta na si Cardeng sa kanilang lugar. Puntahan nyo. Makipag-ugnayan kayo sa mga pulis doon. Bumuha kayo ng paraan na huwag siyang mababalik sa bilangguan. Kayo nang bahala. Bert, mabuti pa lumaylo ka muna hanggat hindi nangyayari si Cardeng. Ha? Maglalaba ka ba? Oo, hintayin niyo ako ha. Sandali lang ako. Cardeng! Aling! Bata!
Halik mo ang bata! Sige, sundin mo ko! Halik mo ang bata! Ano ba kailang mo sa akin? Ba't di mo sila na ako ba? Ang kinasabing anak ko! Ano ba? Akin na ang anak ko! Tiwan mo nga ako! Akin ang anak ko! Bakit niyo ako ginaganito? Ano kasalanan ko sa inyo? Tiwan mo ako! Siling, makinig ka! Bakit ako makikinig sa'yo? Hindi naman kita kilala! Ako si Carding, Siling! Si Carding! Asawa mo, Siling! Asawa? Wala naman ang asawa. Nagsisinungaling ka. Malis siya. Malis siya. Hindi pa siya bumabalik. Bumalik na ako, Siling. Bumalik na ako, Siling. Hindi pa siya bumabalik. Din, utang na loob. Bayaan mo ako makapagpaliwanag. Mapapaliwanag mo bang ginawa mo kay Siling? Sa aking ama? Wala akong kinalaman sa nangyari kay Siling. Tama na, Chong! Mag-iwasan tayo. Dahil pag nagkita tayong muli, papatayin kita. Sa inyo, Chum. Kapag nakita tayo muli, papatayin ko kayo. Kabigyan. Ayoko na. Torne,
Baka gusto mong makabawi. Alam mo naman, open ka sa akin. Sa kalalap? Malas eh. Oo, sige, Tony. Basta tigaw. Walang problema. Oh, ngayon lang kayo. Sige, pumasok lang sa loob. Tony, dyan ako bilib sa iyo eh. Marunong kang kumontrol. Babalik ka bukas, ha? Ano? Sarhento Dalin mo yan dito. Alam mo ba, bukod sa amo mo, napakalaki ang nayari sa akin nung laban nyo ni Johnny. 300,000 piso, Carding. Bakit mo ginawa yon? Bakit? Kung inaakala nyo hinulog kong laro, nagkakamali kayo. Kahit nasa magkanong halaga, hindi ko ilalagay sa pangalibang buhay ng aking pamilya. Sa inyo, pera lang ang nawala. Sa akin, lahat ng pinakamahalaga sa isang tao. Mr. Birventura, paano naman nangyari sa... Tumigil ka na! Tumigil ka na! Kung hindi dumating si Sargento, narampa ka na rin! Well, that is all water under the bridge! Hindi kita pinatawag ngayon para pag-usapan natin ang pagkatalo mo. Kagaya ng lahat ng sugarol, ibig kong bumawi. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ilalaban ka namin uli sa taon tumalo sa'yo. Pero sa pagkakataong ito, kailangan talunin mo siya. Matagal-tagal na rin akong hindi tumutumbok. Paano yun nasisiguring mananalo ako? Problema mo na yan, Carding. May kasabihan tayo na pag matamis daw ang tubo, matamis ang gandulo. Sobrang tamis mo, Carding, sa larangan ng bilyar. Wala kang gagawin kundi sikapin mo na huwag kang matalo ni Johnny. At kung matalo ka, hindi mo pa nabibitawan ang takong hawak mo. Tagtad ka na ng bala. Pero kung mananalo ka naman... Kung mananalo ka, Carding, I'll give you a chance to repay it. Boss? Hello? Mr. Silva. I have very good news for you. You will not wait any longer. Nakakita na ako ng makakalaban ni Johnny. Mr. Silva, pinahanda na ho ni Mr. Benaventura yung pinakamahusay na mesa. Kaya hindi na ako tumanggap na maraming tao eh. Nasaan siya? Nandiyan ho. Lalabas na ho yun. Mr. Silva, Mr. Lim, it's so nice to see you again. How are you? Mr. Benaventura. How are you? Fine, fine. Thank you. Salamat naman at naghintay ka. At sino naman ang nakita mong pwedeng ilaban dito? Siya ba? Hindi ba wanted siya? Oo, wanted yan. Pero wala na kayong pakialam doon. Tila malabo ito, ah. Mr. Silva, hindi malabo.
maliwanag na maliwanag. Si Johnny at si Carding maglalaban. Tayo naman, pera lamang ang paglalabanan natin. Magkano naman ang paglalabanan natin? Konti lang, Mr. Lim, konti lang. Kalating milyon. Call! Kung mananalo ka pala, hindi ka lang bawi. Breaks of the game, Mr. Lim. Breaks of the game. Call? Call. Kay Humano. Katorse, tira uno! Catorce, más uno, quince, tira dos. Veintisiete, más dos, veintinueve, tira tres. Veintinueve, más trece, cuarenta y cinco, tira cuatro. 45 más 4, 49, tira 5. 49 más 5, 54, tira 6. 1 oras na palugit para makalayo. Sana huwag nakatabutin. Kundi alam mo na mangyayari sa'yo, babalik kita sa loob. Kung ako, ikaw, Carding, kikilos na ako ngayon. Isang oras, Carding.
natalo ka man, you are still the champion. Let's go. Mr. Lim, Mr. Silva, join us. We will paint the town red. Come on. Some other time. Don't feel bad. Makakabawi rin kayo. That is, if I can find a boy that can beat your boy, I hope you can. Tayo na. Ayaw nila si Mama. Binigyan mo ako ng isang oras na palugit para makalayo. Bibigyan din kita ng palugit. Pero hindi isang oras. Isang segundo para bumunot. Simula ngayon. Something, ha? Dito. Doon! Doon sa ikapatay unit! Okay na, ha? Oh, sunod ka rin kayo, ha? Okay. Oh, sumunod ka na roon. Sweetheart, oh, saan ka sandali pupunta? Lang ha, maliligo lang ako. Ah. Sandali lang. Dito ka na lang. Oo, sandali. Oh, sige ha. Sweetheart, bilisan mo. Sandali lang.
Ano yan? Ano yan? Ha? Gago! Stas! Greg, gusto kong maramdaman mo ang abdi na ginawa mo sa akin. At gusto ko rin makita mo. Dumarating ang iyong kamatayan. Greg, matagal mo na rin sinara ang pinto ng aking buhay. Ngayon naman, sa pagbukas ng pintuan yun, isasara ko ang buhay mo. Matumala mo na ako. Isa pa. Napanay ko na ang dati ko. Ano ba ang kasalanan ko sa'yo? Kardin. Mahawa ko na sa'kin. Palagay ko yung malapit na isara ang pinto ng buhay mo. Aling! Aling! Huwag mo mayawalan nyo! Aling! Aling! Huwag mo mayawalan nyo! Sir! Aling! Tulungan nyo ako rito! Sakalan nyo ako! Wag niyo mong yan! Mamamatay ko!